Muli, mainit po namin kayong tinatanggap dito sa Shrine of Jesus the Divine Word sa Christ the King Mission Seminary. We are located po pala in the middle or heart of Quezon City. I hope you are doing fine. You are safe and secure. Ang ating po pala pag-uusapan sa homiling ito, yung salitang layunin o salitang sa English ay purpose. Hindi po posporo kundi purpose. I believe ito po ay inyong narinig na before. At I believe also, alam na ninyo na how important to make a life purpose in life. Nang bata po pala ako, kasi that time hindi pa uso ang cellphone. Isa sa mga mahirap na sitwasyon ang pagbigla nag-brown out. Kasi being the eldest, sasabihin na nanay ko, oh, kunin mo na yung kandila doon sa aparador. Eh, it's total darkness. Kaya di ba mga ngapa ka, ang tawag po doon ay groping in the dark. Nangapa. And the most difficult part po doon yung tuhod mo matamaan ng kanto ng table. Tapos pag kahit in total darkness, kakapain mo yung mga kandila, alin dito yung posporo, then if you're able to light up the candle, you feel relief. That's what you call purpose. Na even you are groping in suffering, you still find reason to continue. This is what purpose is all about. Para po mas klarado, we have to define ano ang purpose. Ang purpose po ay yung nakikita pa, hindi ng mata mo, kundi ng isip, puso at damdamin mo at ng kaluluwa na may kabulaan pa ang buhay. At meron pang kabuluhan ang mga bagay-bagay na ginagawa mo. Merong saysay. Things still make sense. Kasi meron pang dahilan. Na kahit mahirap po ang sitwasyon, your heart still find a way to explain to your soul that life is worth living. Bakit malaga ang soul at ang puso? Kasi po ang kaluluwa, ito yung buhay ng katawan. That what makes us alive. Ano naman ang role ng kapuso? It's the heart that inspires the soul. Kaya nga po, take good care of your heart. Sabi ni St. Thomas Aquinas, ang puso ng tao is not 24 hours activated. Napapagod yan. Kaya araw-araw, it needs the activation of God. It needs the, when the heart is inspired, it will also inspire the soul to go on. So I hope by now, you see what I mean. Kasi po, in the first reading, meron tayong best example. Anong ibig sabihin pag ang tao na wala ng inspiration sa buhay, losing his purpose? Kung yung pong nakita sa first reading, ang character po ay si Elijah. The main character is Elijah. At kung kayo po nakapagsubaybay, nasaan si Elijah na binabasa ng lektor? Nasa tabi siya ng kalsada, nakahiga. At ang kanyang dasal, ito po ang kanyang dasal. Panginoon, kunin ninyo na po ako. Ako ay hirap na. Nais ko na po mamatay. Gusto na niya magpaalam. Takasan ang mga pighati. Simply because he lost his purpose. So you see a clearer illustration. What if we lost the desire of the heart? Ang sa modern world, ang nangyari po kay Elijah, matatawag natin na meron na siyang death wish. And I'm so sad to tell you, many Filipinos and people, when faced with plenty of suffering beyond their strength, they do have death wishes. Pero itong ano, this is what I would like you to focus on. Sana tanungin niyo, bakit si Elijah dumating sa sitwasyon na iyon that he is asking for death wish? Bakit? Why he lost his purpose? What happened to him? Ano mga sitwasyon that led him? Ano mga situation that he went through that led him to that sorry state? So ito rin magandang advice sa ating lahat. If we are down, losing our purpose, pag-aralan ating sitwasyon ng buhay, baka yan ang magiging susi. Look for the cause. So we have to investigate Elijah.
what happened to him. And thank God the Bible provided what happened to Elijah. Ito po pala si Elijah was a prophet. And sa start ng kanyang ministry, he was full of passion. Isa nga doon sa nabata ako, cartoon movie na Flying House, pinapanood ko, ang role ni Elijah one time, he has to prove na si Yahweh ang totoong Diyos. So, hinamon niya si Queen Jezebel at ang propeta ni Baal to a competition na maglalagay sila ng mga karne, tapos kung sino magdasal at doon mahuhulog ang apoy, siya ang totoong Diyos. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi nahulog yung apoy doon po sa dinaras nila ni Elijah. Meaning, Yahweh is the true God. Kaso, si Queen Jezebel, siya po yung sponsor ng prophets ng Baal na galing sa kanya and would like to kill him. Then, Prophet Elijah, tumakas po siya, tumakbo siya. Tapos, yung story na yon, ito na yung binasa ngayon ng lector. We found him now, sabi sa reading, naglalakad siya ng ilang araw na at walang makain. So, nakita na natin ang findings natin, partly ang dahilan ng kanyang pagka-depress, pagod na siguro siya kasi ilang araw na siya nagtatakbo-takbo, gutom pa siya. Pero ayon po sa mga biblical expert, what really yung cause his total down moments, he felt failure. He felt a loser. Kasi tinakbuhan niya yung kanyang obligasyon. Mga kapatid, many of us perhaps can identify with Elijah. Meaning, marami makakakita ng sarili natin sa kanyang sitwasyon. We are faced with so many problems, kaliwa-kanan. Hindi lang po sa problemang pinansyal, how to get food for the day, but many of us are tired with daily responsibilities. Ang tawag sa modern language na ito, dead tired. Napakiramdam mo, kahit yung mga buto mo ay sumisigaw na sa pagod. Kasi sino man din mapapagod sa araw-araw na obligasyon sa buhay? Balansin mo yung trabaho, pag-alaga ng bata, paglinis ng bahay, pagluluto, pakikisama sa asawa, and many others, all these things can eat away inside you. And how much more your inner battles? Wala pa doon yung panglabas na obligasyon, yung inner battle mo pa. Yung self-doubt, yung insecurity, being a mother, a father. Wala pa doon yung emotional wound na pinagdaanan mo ng bata ka, or even your dissatisfaction with yourself, the sense of failure. Kaya all these things, like Elijah, led him to feel so down. Pero po, ang good news dito, when Elijah thought it's over, or when you think it's over, for God, it's not over. Kasi ang second character po sa first reading ay the angel who brought bread. God supplies strength and purpose. Kaya po, I will divide into four how Elijah was able to recover based from the readings. Una, sabi po doon, nasa kalsada na si Elijah, then an angel came and touched him. Tinanong ko yung Tagalog na translation, kinalabit si Elijah. Ibig sabihin, para nag-switch ng ilaw, dating off, yung angel is now turning him on. Mga kapatid, this tells us through our faith and prayer and the Holy Mass where Jesus is the living bread, God continued to touch you through the Holy Spirit. Kaya nga pa, sana din during this pandemic, please be in touch with one another. But the highest is to get in touch with God as a family. Yan din po ang best experience ng bata ako. We try to pray as a family. Be in touch and not out of touch. Find time to be more understanding of one another and be forgiving. Pangalawa naman, ang nangyari, sabi ng angel, Elijah touched him. Sabi, kumain ka na.
Tumingin si Elijah, kumain siya. But you know what Elijah did? Siya'y nahiga ulit, natulog. Pero you know, God was very patient. Hindi siya pinorse na, bumangon ka na dyan. Why God was very patient with Elijah? Because God respects Elijah that he needs rest. He needs rest. God respects that we need rest. So friends, take time to rest. Rest your body. Rest your mind. Rest your heart. Rest your soul. Pero alam nyo, kung ayaw tumigil ng kalooban mo, minsan kasi gusto na ng isip mo tumigil eh, but your heart ayaw tumigil. Kung ayaw tumigil ng kalooban mo, kausapin mo sarili mo. Parang awa mo na. Tumigil ka na dyan. Mawa ka na sa sarili mo. Give charity and justice to yourself. Kasi alam nyo kung bakit? If you continue being noisy inside, even God is telling you to take rest, you are becoming unloving and unfair to yourself. And third po, we get the reading. Sabi ulit ng angel, second time, God sent to Elijah, bumangon ka na dyan, kain ka, then kumain ulit. Ibig sabihin, food. Di na ito po papasok yung gospel. We need Jesus, the food of our life, the food of your soul. He is the living bread. Ang ating po palang isip, for it to be fed, kailangan niya ng education. Ang katawan, to be fed, kailangan niya ng pagkain, physical food. Ang puso naman, para maging inspired lagi, he needed to be loved, validated. Pero itong tatlong ito are all temporary. If you notice, they can perish. Books can perish. Your loved one who give you love can perish. Even food can perish. Ibig sabihin, there's no temporary food that is compatible to feed your soul. Only a divine food that is compatible with your eternal soul. And who is this divine food? Jesus. The highest love of the Father given to all of us. Kasi siya lang talaga, there is no other who can bring us up. Kaya nga mamaya ulit, as we erase the body of Jesus, tell Jesus, come to me Lord, I need you. And last po pala, equally important ginawa ng angel, kasi di ba pinakain na ng angel, ayaw bumangon ni Elijah. You know kung saan talaga siya bumangon? Alam mo kung saan siya bumangon? Bumangon siya nang sinabi sa kanya ng angel, bangon ka dyan, napakahaba pa ng iyong lakarin. Para ganito, tama ng drama, marami ka pang gagawin. Doon nabuhat si Elijah. Kasi ibig sabihin, God telling him, alam ko, iniwanan mo ako ng una. But don't worry, I continue to trust you. Just continue your mission. Kasi ibig sabihin, friends, if you are losing purpose in life, tell yourself, all the best things in life for me are still ahead of me. Better days are ahead. So don't give up now. To close this homily, bigyan ko po kayo ng magandang illustration how itong pinagsabi ko sa homily, how to put this in practice. Kunwari, magbibigay ako ng advice isang tao, makinig kayo how I will advise him. Kasi, naalala niyo yung laban ni Carlo Paalam, nanalo siya ng silver. Yung quarterfinals, ang nakalaban niya ay yung Uzbekistan, na ang pangalan ay Shahobuddin. Napanood ko yun. Tapos nang in-announce na po ng judges na blue, meaning nanalo si Carlo Paalam, the Pinoy boxer, alam niyo yung kalaban niya, without a second, bigla pong tumakbo, umalis sa ring. Nawala siya. Nawala siya mismo. Ibig sabihin, I can understand. He must be so embarrassed and disappointed because siya ang current na world champion. Asaka gold medalist ng 2016 sa Rio. I can understand. Pero alam nyo, sabi na awa ko sa kanya, pero if given a chance, ako yung kanyang psychologist to counsel him, itong sasabihin ko sa kanya. Please listen. And this is also what I'm going to tell you. Sabihin ko sa kanya, Shahobuddin, keep this in your heart. There is still another chance. Although it's important,
that you accept your loss, pero accepting your defeat today does not mean the end of your life and career. There are still many good things coming your way, and many things are ahead of you. As I will tell him, you only lost on this game, but do not think you are a loser. Losing does not equate to being a loser. As sasabihin ko sa kanya, alahanin mo ito, one failure you made does not disqualify and cancel all the successes you have done in the past. Di ba tama naman? So don't ruin your life because of one failure. Your failure today should not allow to determine your future for tomorrow. So that's what I'm going to counsel him. Kasi po, nakita ko ito sa buhay ni Heidi Lynn, closing this homily. Napanood ko yung kanyang laban sa YouTube, 2012. Doon pala sa weightlifting, dapat 3 attempts. Pag di mo pa nakaya, wala na. Tapos yung 3rd attempt niya talaga, she was really trying. But she was already crying, meaning di niya kaya. Gusto ng isip niya, ayaw na ng katawan. Then, binaba niya na yung barbell. He went to his coach, and his coach embraced him. Nang tinitang ko yung how to embrace him, gusto ko ako embrace ng coach eh. Kasi mukhang ang sarap i-embrace. Sa una, he felt a failure. Pero she found a way to rise up from that challenge. Alam niyo bakit? We now know the reason why. Sa kanyang interview lately, sabi niya, I did it for my family. I did it for my country. So para sa iyo pala yung kanyang pagkapanalo. Para sa iyo. Sabi niya pa, I did it because of God. And I did it because of Mary. And because of the encouragement of all the people along the way. No wonder, after niya manalo, sabi niya kaagad, grabe si Lord, kasi hindi ko akala mamabuhat ko, pero nabuhat ko. So friends, as we continue this Holy Mass, ask the Lord to touch you from head to foot, to touch your mind, to touch your heart, and to touch your soul.